Ayun. Okay, si Ryan naman. Ay, si Ryan. Ano kaya? Number one critic ko yan pagdating sa pagkain. pinaka-favorite niya ang ginagawa ko is yung Angry Dobo with laing. Okay, kwento mo si Angry Dobo, dali. Si Angry Dobo. Adobo hong galit. Angry Dobo. Na isinilang siya sa Amerika kasi nagkaroon kami ng issue, mag-jowa pa lang kami. Mag-boyfriend pa lang sila. Nagkaroon kami ng issue, tapos sa buwisit ko sa kanya, natutulog na siya. Hindi pa ako natutulog. Sabi sa inyo eh, basta kitchen. So ginawa ko, nagluto ko ng adobo mula 8 PM hanggang 8 AM. Okay, na paano ang ginawa mo sa adobo at inabot ng 12 hours? Basta slow fire lang, konting apoy lang po kasi ayoko pa siyang maluto. Kasi pag naluto, matutulog na ako. Ayoko matulog. Nung naluto na, siguro sa buwisit ko sa kanya, nalhalo na yung luha ako doon. Ko alam, maalat kasi siya na prinito ko pa after. Yun. So, nung bati na kami, hinain ko sa kanya. Sabi niya, wow, ano to? Adobo. Pero galit. We call this Angry Dobo. Kaya totoo, napakasarap po. Gusto ko siyang bigyan ng bagong dish. Meron siyang pinapatry sa akin. Meron kami natikman na pagkain sa may Napa Valley ate na malambot siya. Di ba ako siya? Naparating doon? Naku, pumunta kasama mo ako. Okay, oh sige. Para po siyang crispy pata. Okay. Yung itsura niya pero cubes na ganyan. Pero, para siyang in-oven ng matagal kasi crispy siya. Pag kinagat mo malambot, tapos may kasamang pakwan na malamig. Habang sabay? Sabay mong kakainin. Hindi ako kumakain ng baboy natin. Laundry ba ito? Hindi. Hindi. Iba. Shela doon. So yun ang sinasabi niya sa akin. I dare you, I challenge you to recreate that dish. Aba? Demanding. So, kulang na lang tawag ako na yung chef. How did you do this, ha? You tell me now, I pay you. Installment. Kaya tanong ko, anong restaurant? Baka may cookbook. Oo nga. Alam mo naman, ate. Never fear, ate is here. Okay. I know. Eto na, ikaw na magos ha. Ano babasahin ko? Para dyan. Sharon, spill before showing last food. Ay, Sharon Cuneta, sa'yo! Anong iluluto mo sa akin pag na-lose ko na lahat ng extra weight ko? Yan, reward ko. Luluto ako na ng lechon sa harapan mo mismo. Ha! Challenge ko yung sarili ko. Lechon, ganyan kaliit. Huwag naman. Ayaw mo. O, kapal mo lang, ano, hindi kahit sugar-free lechon. Sugar ba yun? Gagawin natin sugar-free. Parang gusto mo yung fatless lechon. Parang hindi masyadong nakakagintin. Parang, pagkailan lang natin yung lechon. Lechon, balat the bones. Hindi, ganito na lang. Gusto ko na lang yung iluluto mo kay Ryan at kay, ano pa yung isang malutong? Kay Beth. Okay, ayan. Oh, alam niyo na. Kasi okay. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nandun ako sa bahay niya, dinadayaan niya ako. Lulutuan niya ako pang jetta. Oo, tapos niya, kakainin niya, pero kakainin ko, pero sis, gusto ko ng steak. Ayun. So, eto, para sa huling litrato naman. May litrato dito, sis, tignan mo. Gusto ka namin hinga ng message for this person. Okay? Kung pwede kang mag-travel back in time, ano ang gusto mong sabihin sa batang ito? Na nasa gubat. Kay Jennifer? At ang pangalan ay Ula. Ay, hindi ba si Kala? Sa sarili ko? Oo, sa batang yan. Alam mo, sabihin ko sa kanya, tama lang yung road na tinahak mo. Slowly but surely, kasi sa pagkakataong to, pag dumating na siya sa mga bandang 30, may enjoy niya na lahat. Kumbaga, maha-harvest niya na lahat ng pinaghirapan niya. Papaalala ko sa kanya, na totoo yung sinasabi ng nanay mo, Ula. Kung nakarating ka sa pinuntahan mo nang wala kang tinapakan at alam mong nakarating ka doon na pinagpaguran mo, hindi mo sila makakasalubong. Pabalik kasi alam mong tumanaw ka ng utang na loob sa kanila. At saka, enjoy lang. Kasi ate, parang sa palagay ko, sa kung ano man ang narating ko ngayon, wala akong regrets. Siguro ate, ito lang kung may dadagdag lang ako. Siguro sasabihin ko lang kay Ulan o kay Juday na bata. Anak, pag lumaki-laki ka, mas tapangan mo pa ng konti yung loob mo. Kasi maraming taong mananakit sa'yo at kailangan... So, kailangan sumigaw ka. Kailangan mo proteksyonan yung sarili mo. Siguro, yun lang. Yung, kung pwede kilang bilin ate, yung salitang
bravery and courage and a little box of Englishness. Package na sana yun eh. No problem. No problem. I have you. Courage, bravery, especially Englishness. On a friend. Yes. All in one. Ikikwento naman ni Juday ang buhay po niya as a mother at iba't ibang problema pang nanay din ang ating papakinggan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sharon kasama mo, kapatid. Galing din kasi ako ate sa family na yun yung pinanggalingan ng problema eh. Nagkaroon kami ng time na talagang kaya nawala literal na asin at kamatis yung buti nga may kamatis pa kami. Toyo, yung almus kayo pinakain namin. Kumbaga, nakita ko siya. So parang yun yung pinaka biggest fear ko. Kahit mabuti